Malaki ang taas presyo na naman ng petrolyo ang nagbabantya sa susunod na linggo. Kasunod yan ang anunsyo ng mga bansang nagsusupply ng langis sa buong mundo na magbabawas sila ng produksyon. Nasa front line ang balitang yan si Camille Samonte. Limang linggo rin tayo nakatikim ng sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo. Sa panahong ito, 5 piso ang nabawas sa kada litro ng gasolina, halos 9 peso sa diesel, at halos 10 piso naman sa kada litro ng kerosene. Pero mukhang tapos na ang maliligayang araw na yan ng mga motorista. Sa darating na Martes, sisipa muli ang presyo ng petrolyo. Halos 5 piso ang tinatayang taas presyo sa diesel, at halos piso naman sa gasolina. Kasunod yan ang anunsyo ng OPEC Plus, mga Organization of the Petroleum Exporting Countries at mga kaalyado nitong bansa na magbabawas ng 2 milyong bariles kada araw sa produksyon nila ng langis. Katumbas yan ang 2% supply ng langis sa buong mundo. Ito na ang pinakamalaking oil production cut mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Dalawang dahilan ng OPEC Plus sa naturang pagbawas ng produksyon. Una, para pigilan ang pagsadsad ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ngayon kasi, nasa $93 per barrel ang presyuhan. Malayo ito sa higit $120 per barrel noong nakaraang 3 buwan. At ikalawa, kailangan magbawas ang produksyon ng krudo para tugunan ang tumataas na interest rate sa Western countries at mahinang pandaigdigang ekonomiya. You know, our priority now is stabilizing market. Now, we could be accused of wanting to influence market in a negative way. That's everybody's prerogative. We and others will see how we conduct ourselves in the months to come. Sabi ng Oil Industry Management Bureau, bagamat sa Nobyembre pa ipapatupad ang production cut, mararamdaman na natin agad ang epekto nito. Ito'y napakalaki po kumpara doon sa nauna nilang testing noong October na 100,000 barrels lang. Ito'y inaasahan po natin na magpupos po nung reverse ng trend. Instead na rollback, may indikasyon po talaga tayo na mukhang magkakaroon ng increase next week. Tiniyak naman ng ahensya na sapat ang supply ng krudo hanggang sa susunod na buwan. Yun nga lang, wala pa itong pahayag kung hanggang gaano kalaki ang magiging impact ng desisyon ng OPEC sa presyo ng petrolyo na matagal nang nakaimbak sa bansa. Ikinabahala rin ni Senate President Bigzo Biri ang epekto ng pagbabawas sa produksyon ng langis, lalo't hihilahin ito pati presyo ng mga pangunahing bilihin na pwedeng lalong magpabilis sa inflation. Itong Setyembre lang, tumungtong sa 4-year high ang inflation ng Pilipinas matapos umabot sa 6.9%. That's unfair to non-oil producing countries. Kawawang kawawa tayo dyan. Sa binanggit po nilang controls of 2 million barrels a day less output, it will affect the prices of fuel tremendously. It could bring back the price of fuel per barrel maybe from 81 to possibly 90 to 95 dollars per barrel, which will again increase our pump prices on a local level, and it will trigger inflationary. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.